Mga minamahal kong Batanggenyo, nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na balita ang narinig natin tungkol sa Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 na nagdulot sa ating lahat ng matinding pangamba. Ako po ay nananawagang muli upang ang lahat ay maging mahinahon at alerto sa pagharap sa pagsubok natin ito. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusunod sa ating ipinatutupad na precautionary safety measures, sa ating mga kapulisan sa pagpapatupad ng batas, sa mga simbahan na tumalima sa tagubili ng pamahalang lungsod, sa mga barangay officials na nagpapatupad ng ating COVID-19 advisories, sa mga doctors, nurses, health practitioners, at mga frontliners na inilalagay sa alanganin ang kanilang buhay upang labanan ang paglaganap at tulungang gumaling ang mga infected ng COVID-19. Sa ngayon po, may 2 confirmed cases na ang Batangas City. We have 7 persons under investigation or PUIs. Ang 4 po ay naka-admit dito sa Batangas City at ang 3 ay nasa Metro Manila. Kaya naman po, sunod-sunod din ang mga precautionary safety measures na iniaatas ng inyong lingkod upang mapangalagaan ang ating lungsod. Muli ko pong binibigyang diin ang ating inilabas na executive order. Mahigpit kong ipinagbabawal ang mga large gatherings katulad ng mga misa, communal or group service, or prayer. Kasama na ang mga parties, group celebrations, sabong, sine, palaro, at mga pa-meeting. Sapagkat ayon sa mga dalubhasa, ang pag-attend sa mga katulad nito ay pangunahing sanhi ng pagkalat ng COVID-19. Nagpapasalamat po ako sa ating basilika at mga parokya at sa iba pang mga simbahan na tumugon sa ating panawagan na pansamantalang itigil ang mga simba o mga malalaking pagtitipon. Nakikiusap po ako sa inyo na bagamat pansamantalang ipinatigil natin ang mga misa or group prayers or service, ay patuloy po tayong manalangin sa ating mga tahanan. At pagkatapos po ng pinagdadaanan natin ito at ayos na ang lahat, ay kaagad na magsimba at magpasalamat sa Diyos. Ang lahat po ng ating residente ng ating lungsod, lalong-lalo na ang mga senior citizens, may mga karamdaman or pre-existing medical conditions at compromised immune system, ay dapat manatili sa kanilang mga tahanan, umiwas sa mataong lugar, malalaking pagtitipon at public events. Sumunod sa tagubilin ng Department of Health upang hindi mahawa at makahawa sa COVID-19. Ugaliin ang madalas at wastong paghuhugas ng kamay. Lumayo sa tao kung umuubo o bumabahin. Magtakip ng ilong at bibig. Magtakip ng tissue o kaya ay gawin ang mga cough manners na itinuturo ng DOH.
Huwag dumura sa mga pampublikong lugar. Itapon sa tamang basurahan ang inyong mga used tissues. Gumamit ng alcohol o sanitizers. Iwasang humawak sa inyong mukha, lalong-lalo na sa ilong at bibig, maging sa mata. Magsuot ng face mask kung ikaw ay may sakit. Practice social distancing o magpanatili ng 2 metrong layo sa kausap. Mariin kong hinihikayat ang lahat na iwasang tumambay o gumala sa mga malls, sinehan, computer shops, plaza, at iba pang pampublikong lugar. Binibigyan ko ng kapangyarihan ang ating kapulisan, barangay officials, Defense and Security Services or DSS, Traffic Development and Regulatory Officers or TDRO na ipatupad ang lahat ng aking panukala sa ilalim ng aking inilabas na executive order para sa kagalingang pangkalusugan at kaligtasan ng ating lungsod. Gagamitin po natin ang batas kung kinakailangan. Mahigpit din po nating ipatutupad ang ating ordinansa hinggil sa curfew simula 10 ng gabi hanggang 4 ng madaling araw sa ating mga minors. Itong maaari pa nating palawigin ang sakop na oras sa mga susunod na araw, depende po sa magiging rekomendasyon ng ating binuong COVID-19 Interagency Task Force. Hinihikayat ang lahat ng manggagaling sa ibang lugar na papasok sa Batangas City, lalong-lalo na ang mga travelers na nanggaling sa mga bansa na may history ng local transmission or risk of infection na sumailalim sa 14-day home quarantine. Ayon na rin po sa DOH, maging ang galing sa Metro Manila ay kinakailangan na rin sumailalim sa home quarantine sa loob ng 14 na araw. At kung sakali at may mararamdaman kayong sintomas tulad ng ubo, sipon, lagnat, diarrhea, lalong higit kung nahihirapang huminga, ay kaagad na sumangguni sa City Health Office o kaya ay sa mga ospital. Ang ating mga Barangay Health Emergency Response Team ay kailangang maging aktibo upang matukoy ang mga dumarating sa ating lungsod. Mga minamahal kong Batanggenyo, sumunod po tayo sa health advisories ng Batangas City Government, ng Department of Health at National Government. Ginagawa po natin ito hindi lang para sa atin, kukulin po natin ito sa ating mga anak, sa ating mga magulang, at sa mga susunod na Batanggenyo. Sumunod po tayo at tumalima. Ngayon na po ang panahon ng pagkakaisa, kooperasyon, at pagkilos. Hindi mamaya, hindi bukas. Sapagkat mahal natin ang lungsod ng Batangas at walang mas higit na magmamahal sa ating lungsod kung hindi tayong mga taga rito sa lungsod. Mga ugaling pwede nating ipakita sa buong mundo. Ito, Batanggenyo disiplinado, magkatuwang tayo.
Maraming maraming kong salamat.